Okay, hello po. Ha? At kung hita mo, nandito na naman tayo sa Quezon City Hall of Justice. Pero hapon na. Kaninang umaga pa yung hearing ko, tapos na. So, bumalik ako dito dahil yung order, hindi ko pa nakukuha. Ang daming hearing, kailangan kong balikan. Okay, wala naman akong gagawin ngayong hapon. So, kunin ko na lang yung order kanina, pre-trial order dito sa MTC. Okay? Congratulations nga pala sa atin lahat. Happy 50,000 subscribers. Yes! Woo! Oh, 50,000 strong. 50,000 na law abiding citizens. Okay, ito na ako sa loob. Naka t-shirt na lang ako. Ha? Dahil nakakapagod na naka-Amerikana. Kukunin ko lang naman yung order to sa court. Anyway, ang topic natin. Anong topic natin, attorney? Puro ka dyan papansin eh. Topic natin. Ito, dami nagtatanong sa akin. Pero simple lang. About sa... Dahil ito naman yung usong-usong ngayon, no? Maraming nakikiuso sa drugs case to. Oh, attorney, inaresto po yung asawa ko, kinasuhan po ng ganyan, 5-11, o kung ano-ano pa mga section. Oh. Hinuli, attorney, yung asawa ko. Kinasuhan ng ganyan, pero wala naman pong nahuli. Wala naman pong nakuha sa kanya. Okay? Now sa elevator. Attorney, hinuli yung asawa ko, inaresto, dinala sa presinto, kinasuhan ng 5-11, pero wala naman po talagang nakuha sa kanya. O, yan ang sasagutin natin ngayon, ha? O, dahil ang dami nagtatanong, sobra, iniisa-isa ko pa sa mga nagme-message sa akin, sa mga nagko-comment, basahin yung mga comment. Kunin mo ngayon yung calendar, yung mga hearing ko kanina. Ako sa may staff room ng korte, pero hindi ko sasabihin sa inyo kung anong branch, ha? Oh, alak. Oh, nakalak! May meeting ba? May meeting? Nakalak eh. Dito ako ngayon sa korte, kukunin ko yung pre-trial order. Ito ang staff room. Dito, ayan. Dami papel, di ba? Oh. Kung gusto nyo magtrabaho sa korte, tara na, apply na. Ayun, salamat. So, from start kami ng April, natapos kami ng December 2023. Maraming salamat. Hey! So, nag-arrangement kami kanina umaga tsaka pre-trial. Okay? Tulad ng sinabi ko sa inyo doon sa ibang vlog, sinet na namin ni Judge. Lahat ng pagpapresenta ng mga testigo. Okay? So, mag-start kami ng April. Lahat ng testigo namin tsaka testigo ng kalaban. Matatapos kami promulgation namin sa December. O ngayon taon din. No? Ang bilis dito sa court na to. Pero hindi ko sa inyo sasabihin kung saan. Siyempre, sekreto lang. Okay, balikan tayo sa topic natin. No? Attorney, nahuli yung asawa ko, hinuli ng mga pulis, inaresto, kinulo, kinasuhan ng 5-11, pero wala naman pong nakuha sa kanya. Okay, balik tayo dyan. Actually, tatapatin ko na kayo, no? Isang masakit na katotohanan, no? Okay. Wala po ako dun sa pangyayari, okay? And kayo mismo, ikaw yung mga nag-message sa akin na mga kamag-anak, naiintindihan ko kayo, syempre, naniniwala kayo sa mga kamag-anak nyo. Naniniwala rin po ako sa inyo. Kaya lang, wala ho tayong magagawa. Kung hinuli at inaresto na po yan, ha? Sinasabi nyo, wala pong nakuha sa kanya, attorney, wala naman kahit anong droga nakuha sa kanya. O, pasabi niya po sa inyo yun. Pero hindi po talaga naman ninyo alam. Hindi, attorney, saksi ako. O, dito bestigo ka sa korte. Okay? O, wala na ho tayong magagawa dyan. Kung sinampahan na po ng kaso, kahit na lumuhod tayo ng isang oras sa Quiapo, ha? Wala ko, hindi mo pala labasin ng korte yan, ha? Kung meron akong apidabito pa rin yung mga polis na na-inquest na siya, pinasok na sa kulungan, ikaw, kung ikaw, testigo ka, ha? Lalo-lalo na kung hindi mo naman pala talaga nakita, di ba? Wala man tayong magagawa. Kung testigo ka, nakita mo, sure ka, nandun ka, nung inaresto, sinasabi mo, wala naman nakuha sa kanya, then tumistigo ka. Okay? Panoorin nyo itong vlog ko na to. Attorney, I need you, tsaka yung pinagbintangan, napagbintangan. Ano sabi ko dyan? Wala naman tayong magagawa kung nakasuhan eh. Didepensa tayo sa korte. Haharapin na natin yung kaso. Okay? Presenta natin lahat ng witness, ang ebidensya na available.
Kasi yung mga nagsasabi sa akin, yung mga lumalapit sa akin, attorney, wala naman po talagang nakuha doon sa asawa ko eh. Eh, sabi niya sa inyo. Mm. Eh, ikaw mismo, wala ka doon. Mm. Kung ikaw nandun ka, then tumistigo ka para sa kamag-anak mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa tatay mo na nahuli. So, kadalasan kasi ganyan yung mga lumalapit sa akin. Pero kahit magsumbong kayo sa akin, wala ho ako magagawa. Ano kaya mag-order ako? Palabasin yan, attorney, tama ako, vlogger ako. Hindi ko magagawa. Wala ho akong magagawa dyan, ha? Umuha ho kayo ng abogado para depensahan po yung kamag-anak ninyo na inaresto. Kahit sabihin ninyo walang nakuha sa kanya, eh, wala, ganyan talaga eh. Yun ang sinabi ng mga pulis sa affidavit of arrest nila eh. Di ba? Nasabihin mo, wala nakuha, pero wala ka naman dun. Hindi mo naman talaga alam mo. Si, paano mo na naman? Sino sabi sa'yo? Sabi po ng asawa ko, wala naman doon po nakuha sa kanya. O, di ba? Kahit sabihin nyo sa akin na walang nakuha, wala, hindi niyan, ano, lahat naman ganun eh. Pag, nanghipo ko raw eh, hindi ako nanghipo. Namboso ko raw eh, hindi ako namboboso, malabo mata ko. Lahat naman tayo may depende sa pagka inaakusahan. Sa, alam yan, nung mga, ano, nung mga nagbe-message sa akin, tsaka yung mga nagko-comment sa YouTube channel, attorney, ganyan-ganyan, yung asawa ko nahuli, pero wala naman pong nakuha sa kanya. Alam niyan, di ba, sinasabi ko lagi, sinasagot ko sa message o kaya sa comment, wala na ho kayong magagawa, harapin na ho ninyo yung kaso. O kaya minsan ang tanong ko pa, nakita niyo ho ba? Di ba? Alam niyo 'yan, yung mga ibang nagko-comment sa akin na nagtatanong. Oh, pero para sa kaalaman ng lahat. Sa kaalaman ng lahat, ha? Mm. Attorney, pinagbintangan po yung asawa ko na nang rape daw ko, binirape daw po yung kamag-anak namin, yung pamangkin ko, yung anak ko, ganyan din. Pero hindi naman po ginawa ng asawa ko, oh, eh. Wala tayong magagawa. Harapin niyo kasi nandiyan na eh. Kinasuhan na, may allegation na, sinampa na sa korte. Oh, di ba? Kahit na mag-prayer rally and vigil tayo sa EDSA at saka sa Luneta, wala akong, ano, hindi ko palalabasin ng korte. Okay? At okay, ano pong gagawin namin? Pagka ganun. Kumuha kayo ng abogado. Okay? Haharapin ninyo yung kaso. Okay. Kasi kahit naman pumunta kayo sa korte, pumunta kayo sa mga pulis, sabihin ninyo na ganyan-ganyan, wala naman, hindi ho totoo yan. Eh, siyempre, sasabihin lang naman nila sa inyo, eh, sa korte nyo ho pa patunayan yan. Explain ninyo sa korte. Kung testigo ka, kung nasaksihan mo, aba, eh, mag-witness ka. Oh, di ba? Kasi ganyan eh, naiintindihan ko naman po kayo, siyempre, kamag-anak po ninyo yan. Meron pa nga akong nahawakang kaso, ang kaso, rape, okay? Ang sinasabi ni, nung rapist, daw, alleged rapist, hindi niya ginawa ang pang-rape. Tumesti ang ni-rape yung anak ng asawa niya, okay? Bali stepdaughter niya yung sinasabing ginahasa daw, nag-complain sa kanya. At yung nanay, yung biological mother nung victim, alleged victim, kumakampi dun sa kanyang asawa. Sinasabi niya, hindi totoo yung sinasabi ng anak ko. Oh. Hindi siya ni-rape ng asawa ko. No, di ba? Siyempre kumakampi. Diba? Asawa eh. O, diba? Minsan tamo, ultimo sariling anak. Hindi kinakampihan, kumakampi doon sa asawa, o, di ba? Normal ho yan, naiintindihan ko kayo, manatanong sa akin. So, ang magagawa nyo lang ho dyan is, kumuha ng abogado, harapin nyo yung kaso. Kung may personal knowledge kayo, kung nakita nyo yung pangyayari, eh, beti, tumistigo kayo. Kasi may proseso ho tayo sinusunod eh. Ah, di ba? Kahit sabihin natin na, attorney, ang lakas ng kaso namin, ang dami namin testigo, talaga nang wala pong talagang ano eh. Eh, pero tayong prosesong sinusunod eh. Di ba? Kung may mga testigo kayo, may ebidensya kayo, ipresenta nyo, paupuin nyo lahat ng testigo. Kung talagang walang ganung pangyayari yung inaakusa sa kanya at maraming testigo, lalabas at lalabas, malalaman ni judge yan. Okay? Pero hindi ho ninyo pwedeng madaliin na okay, so nagsusumbong kayo sa akin, attorney, ganyan-ganyan, wala naman pong nakuha sa kanya, attorney, hindi naman pong ni-rape eh. Ano gagawin ko? O diba? Susugod ako nung mag-isa. Hindi ho. Haharapin ninyo, may proseso tayo susundan, makikita ng mga judge yan. Okay? Lalabasan katotohanan. Okay? So, I hope po nakatulong ako lalo-lalo na dun sa mga nagtatanong ha. Na ganyan, attorney, wala naman pong ganyan. Attorney, hindi naman pong narin. Ito na po. Haharapin po natin ang kaso. Okay? Hindi po natin pwedeng madali yan. Hindi tayo pwedeng mag-fast forward. Hindi tayo pwedeng shortcut. Ha? Dadaan tayo sa proseso. Okay? Salamat po. So, God bless ha. Mag-ingat. Ciao!